Kamusta mga tol? Ayun mga tol, no, sabi ni Aling Marites ha, para nagiging Jokic na raw itong si Alperen Senglot. E tirayan na natin yan, pero bago yan, atyara muna tayo, focus lang sa goal. Yahoo! Last 5 games, ito yung averages niya ha, 21 points, 11.4 rebounds, 6.4 assists, 1.6 steals, 1.8 blocks, 68.9% sa field goal, sa hayop na yan hanep. 6'11 to mga tol ha, 20 years old pa lang, batang bata, balay ibong puso ano, 243 pounds at second year pa lang niya sa NBA ngayon. Yung una mo talaga mapapansin dito mga tol no, yung low post moves dito, sabi nga ni Aling Marites, nag-training niya kay Olajuwon, yung batang yan, nag-training yan. Ayan, tingnan nyo, papihit-pihit nga, lumaya, pasok yan. Teka lang, teka lang, teka lang. Parang hindi naman Olajuwon no, parang si Marlo Aquino yung nag-training, ano, under the kilikili layup ni Marlo Aquino yun eh. Pero seriously, ang ganda nga naman ng galaw nito sa post, ayan no, bigla na pa-floater naman yan no. Okay, paisa, tingnan nyo, oh, nangalabaw, biglang floater, okay, no, ayos eh. Ang madalas ko nakita, yung pipihit siya sa poste na ganyan, na parang Olajuwon, no, tapos fake, sabay pihit, and hookshot na ganyan, no, style Olajuwon yan, mga tol, eh. That's a good move naman talaga kasi sa ganitong pwesto, mas madali siya mabubutata kasi malapit yung ball sa depense, eh. Pero nangyari, nung pinihit niya, sabay angat na ganyan, ayan, oh, ayan, yung kalimang braso, nang gugulang, oh, nakaharang na, oh. At yung bola ngayon, medyo malayo na, so simpleng gulang lang yan, eh. Napakahilig talaga niya gawin tong move na to mga tol. Pepeke, sabay pipihit na ganyan, sabay hook shot. Simpleng galaw lang pero effective naman. Ito pa, ito, ito, tingnan nyo. Not exactly the same pero ando pa rin yung pihit pa kanan, no? Pero this time, nakaldag din yung depensa niya eh. Sabay semi hook na oh. Ito pa, oh, pares lang talaga halos yung idea eh. Tungkap nga lang to eh. Okay talaga yung galaw na yan mga tol. Pero siguro no, kung madalas mo gagawin sa laro, nahuhuli ng depensa tulad yan, no? Kaya napilitan siya mag by the way na lang dyan eh, oh. Pero ha, yung isang hindi ko ine-expect, eto o, itong mga salaksak niya na ganito, kita niyo ba yan? Hanep, no? Ang nakakatawa lang talaga dito, kahit sa mga drive, same na galaw yung ginagamit niya, no? Same move eh, ano, kita niyo, dumaray pa kaliwa, sabay pihit, parehong-pareho lang pa kanan, semi-hook na naman, no? Ang mabigat kasi dito, meron kasing puwersa yung pihit niya, yan, tingnan niyo, oh, napatras yung bantay, oh. Pero di niya kagad tinira, pagod daw yung kanan, wakali naman daw, eh, oh. Oh, ito pa, tingnan niyo, ha? Inulit lang niya yung move na yon, pakaliwa, then pihit, peke, then wakali na naman daw, pagod na yung kanan, eh. But syempre, kapag puro ganun talaga yung ginagawa mo, eventually, pabubutata ka dyan. Ayan, alam na yung gagawin ng depensa eh. Mahirap talaga bantayin yung ginagawa niya, pero syempre, parang chess to mga tol eh, no? Kapag alam na ng kalaban niya titira mo yung galaw na gagawin mo, mas makakapaghanda syempre sa depensa yun eh. Ang mabigat kasi sa galaw na to, no? Kombinasyon to mga tol eh. Ayan yung favorite niyang pipihit, sabay hukusat na siya dyan, di ba? Yan yung unang i-expect ngayon ng depensa. Kaya yan, tingnan nyo, yung depensa, oh, yung kamay ng depensa, doon ka agad eh, oh. At doon naman ngayon ma-out of balance yung depensa kasi kapag pinekiyan dyan, magkakaroon ngayon ng konting bentahe sa susunod niyang galaw, di ba? Yan yung tinatawag sa atin na gatas na gatas na gatas talaga yung galaw eh. Iisa yung galaw, pero gatas na gatas, hindi mapigilan eh, no? Bakit kanyo? Kasi meron ng puwersa yung galaw, power move to eh. Kaya kahit alam na ng depensa pagkapihit, gagawin yan, hook shot, di ba? Mahirap pa rin pigilan. O ano na mga tol, ilan na ba yung nakita nyo? Dami na, no? Paulit-ulit kasi niya talaga itong ginagawa eh. Pero master na master na master talaga niya eh. Yan yung sinasabi ko dati palagi, di ba? Sa ibang videos ko, kailangan ma-master mo yung move mo. Tulad niya, no? Ito, inulit na naman niya yung move na yun, no? Kay Andre Paras naman. Pero hindi pa rin napigilan, master kasi niya eh. Ang mangyayari kasi dyan, kapag yung sumasalaksak na siya pakaliwa, di ba? Tingnan niyo yung depensa, oh, yan, oh. Siyempre, ang gagawin ng depensa, hahabol yan, maglalatera siya pakaliwa. At yung saktong-sakto naman dyan, pipihit naman siya. Kita niyo yung pwesto ni Andre Paras, oh. Kaya nagkakaroon ngayon ng separation, tapos pag hook niya ganyan, ayan uli yung kaliwang braso niya, pamprotekta, oh. O baka sabihin naman dyan, tol, hawi yan, offensive ball yan, tol. Hindi yan hawi. Ganito kasi yan eh, no? Yung braso mo kapag steady lang na ganyan, hindi gumagalaw, humawi ka ba? Ang word na hawi mga tol, galing yan sa kunwari may talahiban, di ba? Mataas yung mga damo, hahawiin mo si Bolbol. So ginalaw mo yung braso mo para hawiin mo, para makita mo yung langit, di ba? Pero kung gagawin mo, ilalagay mo lang yung braso mo doon, hindi mo igagalaw, hinawi mo ba? Same logic sa basketball, hindi yan hawi kasi hindi naman nag-extend yung braso mo, hindi gumagalaw eh, kaya goods pa rin yan. Oh, ito, ito, paatras naman siya, pero same idea lang din to ha. Pag ando na sa pwesto na kaya niya ipa-floater, tsaka siya ngayon pipihit, ayun yung bunggo, oh, nag-create na naman ng separation eh, oh. Tapos pa-floater, ang galing, di ba? So ang gagawin niya ng depensa, ay, dito ako sa kaliwa kasi madalas to eh, sa kaliwa to sasalaksak eh. Eh yan, oh, bigla naman dumarib sa kanan na walang niya, ayun, iwan na nga, oh. Tapos bigla pa pumeke, hanip ka na talaga. No, sa mga pick and roll naman, ang nakakatawa, yung floater niya, yung pa rin yung ginagamit eh, no? Eh why not naman, di ba? Hindi naman kasi yan sobrang athletic. Pero kung na-master talaga niya yung floater niya, eh dyan ka na syempre. Isang patunay yan mga tol eh, na yung galaw, hindi talaga kailangan na impressive eh. Hindi kailangan flashy yung galaw mo eh. Kung pagka-roll mo, pagka-pass sa'yo, pwede mo na ibato na ganyan, balance si Lord, kahit tirang takot pa yan, pasta na master mo, 2 points pa rin yan eh.
Wala kasing dagdag puntos kung flashy yung ginawa mo, yung galaw mo. Wala eh, 2 points pa rin yun, kagaya niya sipeng floater lang ni Alperen Senglot. O yan, tinan nyo, parehong-pareho lang talaga yung play, oh. Binato na naman, baka na si Lord. Naku, Senglot na, kumalog na. Pati yung galaw niya kanina na pinakita natin, kay fake, tapos spin, tapos protect the ball, huwag hawiin si Bolbol, nakaharan lang yung braso, sabay hookshot na ganyan, ayun, nice na naman, oh. Parang naiinis na tuloy si Andre para sabi niya, lintik tong Lasenggo na to, kanina pa paulit-ulit yung ginagawa sa akin ito, ah. So yun yung karamihan ginagawa nito ni Lasenggo, mga tol, no? Pero marunong din naman itong mag-finish sa loob, eh. Pero mas gusto ko yung pa-floata talaga, o kaya yung pa-hook, no? Dito kasi kapag ganito, mas madali talaga siya madidepensa dito, ayan, baon sa pansita, no? Ayun, nakabawi din naman si Andre para sa wakas. Pero tingin ko dito sa batang to, mukhang medyo malakas talaga to eh. Kasi kahit nakahawakan na siya, nakaka-finish pa rin sa loob na ganyan, no? And as usual, ang pangit talaga tignan pero shoot na naman, no? Ayan pa yung isa, no? Ang pangit talaga tignan eh. Nakahawakan na pero shoot pa rin eh. Parang si Stan Hardiger, mga tol, no? At sa 3 points naman, ito si Lasenggo, mga tol, no? 30% ngayong season. Pero itong last 5 games niya, 4 out of 5, honip oh. Kasi pinapatira talaga siya. Tingnan nyo, hindi man lang binabantayan eh. Pero swak na naman yan, no? Ito pa isa, ayaw na siyang lapitan ni Andre para sa naiinis te. Pero kung yung bitaw lang yung pagbabasihan natin, kaya naman talaga ma-improve, maganda naman yung bitaw nito eh. At yung isang malamang na hindi nyo napansin, mga tol, eto eh, yung parang nagpo-point guard siya, hanep no? Madalas ko talaga ito nakita pag ka-rebound niya ay ibigay sa point guard siya, yung nagbababa. Tapos ayaw na naman siya oh, ayaw na naman yung favorite mob niya oh, gatas na gatas talaga to, sulit yung training mo kay Lajuan tol. O yan, tingnan nyo, siya na naman yung middle sa fast break, di ba? Kinikout niya, ibinato na, tungkab galang. Pero nakuha niya, pumiki pa muna, naigur pa muna, tsaka tinira. Munti ko na pala hindi masabi ito eh. Ang daming fix na ginagawa talaga ito sa ilalim bago itira eh, no? O, balik tayo sa pagpo-point guard. Nag-a-average siya this season, mga tol, 3.3 assists per game. Pero nitong last 5 games niya, na-doble talaga yan eh. 6.4 assists per game, hanep? So yung tanong natin, kaya ba talaga nito mag-point center para si Joker? Actually, kahit tumakbo para si Joker eh, parang lasing talaga eh oh. Parang ang bigat ng katawan eh. Pero yung vision nito, maganda rin talaga, grabe rin eh. Kaya kita nyo yan oh, tatlong weakers yung umipit sa kanya. Pero tingnan nyo yung pasa, behind the back, walang jaw, galing mo tol, nice pass! Well, madalas na talaga siya yung nagbababa sa fast break eh. Yun siguro talaga yung balak ng Rockets mga tol no, i-develop to bilang point center eh. Ito pa isa, tingnan nyo oh, na-expect na ng defense yung galaw niya, di ba? Nice defense siya, no? Pero tingnan nyo mabuti, ha? Saan ipinasa yan? Knock ng puto, tol, hanip yung paso mo, pang Miss Universe yan, world class, beautiful! Yung impressive kasi dito, mga tol, hindi man lang lumingon, eh. Saan ba nakatingin yan? Nakita niya sa gilid lang na mata niya, tapos perfect pass na, hayop na yan, oh. Ito pa isa, dinoble na naman siya sa poste. Pero check nyo yung patience niya, mga tol, oh. Ganyan dapat yung pasensya nyo kapag yung jowa nyo palagi tinatoyo. Huwag nyong ibibigay kagad yung gusto sa tamang pagkakataon lang, tsaka may bibigay na ganyan, nice pass na naman. So yun nga, dahil nagpa-point guard to mga tol no, madalas talaga, nasa top yung pwesto nito ala Jokic eh. Diyan na siya nag-hand off na ganyan. O yan pa, tingnan nyo, nasa kanya yung bola diba, sa taas. Backdoor cut, hindi pinasa, masikip daw eh. Sabay hand off and roll na naman, assist na naman yan. Ayos diba? Kung mapapansin nyo, sina Joker, si Doraemon, sama pwesto nun. Sa ibabaw din palagi diba? Kasi dyan sa top, walang long pass, walang cross-court pass. At lahat ng pwesto sa court, kita mo dyan eh. Kaya dyan pumapwesto. So pabor talaga ako sa ginagawa ng Rockets na to eh. Para ma-develop talaga yung passing nito sila sa Lasenggo eh. Paso na naman sa backdoor ka to. Oh yan oh, yan oh, napasaan siya sa roll. So iisipin ng depensa, magpo-floater yan to, magpo-floater yan. Kagaya kanina, nagpo-floater palagi. Ayan, pin-floater na nga oh, paso pala, pati ako naloko mo ah. Oh yan pa ulit, same scenario. Aalip yan to, aalip yan, harama mo na LeBron. Oh yan, nice defense lo. Ay sorry, bounce pass pala lo, sorry naman, pwede ba mag-sorry? Sorry na, huwag ka na mag-alit, pati na tayo. At tapos sa rebounding, 9 rebounds per game this season no. Pero itong last 3 games niya, 16 rebounds, 12 rebounds, 15 rebounds. At nag-a-average siya ng 11.4 rebounds sa last 5 games niya. Okay naman yung mga box out tsaka rebound nito eh. Maganda naman, ayan, tingnan nyo, nice box out yan, diba? O ito pa isa, tingnan nyo, talagang nakatingin si box out. At sakto lang nang tumama sa ring, tsaka lang siya tumingin sa ring eh, nakuha niya rebound no. Pati yung box out niya sa free throw, okay din. Mukhang malakas yung lower body nito eh, lakas eh oh. Kung tumakbo nga to, parang mabigat yung itlog nito eh oh. Yun nga lang, sa depensa ito tayo eh. Medyo tamad to mag-close out talaga. Ay, si Westbrook pala yan. Sige, patol, hayaan mo na tumira. Mahalo siya sa buhay niya. Ayan, tungkab na nga, oh. Rebound. Ayun, na-rebound na naman niya. Eto pa isa, tingnan nyo, ha. Ang tamad talaga mag-contest nung walang niya, oh. Kaya tumataas yung rebound nito, eh. Kasi re-rebound lang palagi yung gusto, eh. So kung ang sentro, palaging ganito, no? Pick and pop, tutulong palagi sa ilalim yan. Ayan, oh, ganyan ka-open, no? Paano kung may 3 points yung sentro? Patay ka doon, di ba? Pero yan, tungkab na naman. Ayan, bumagsak sa kanyang rebound, oh. Pero sa self-defense, maaasahan naman sa ilali. Ayan, putataka dyan, tol. Pero napansin nyo ba, ang baba lang talaga ng talon niya, tsaka yung reach niya, ang baba lang talaga eh. Maganda lang talaga yung timing niya, kaya nabubutataan niya eh. O yan, patinan nyo ha. Bahagya lang lumampas yung ring sa kamay eh. O, 6'11 to ha. Pero perfect timing naman, kahit yung talon niya, tingnan nyo mabuti oh. Sabay na sabay lang talaga eh. Kaya yun, baon sa pasita niya, no?
Ito pa isa, butataan na naman niya. And again, hindi naman talaga mataas yung talon niya. Pero yung timing niya, perfect na naman eh. Tapos pagka-rebound niya, syempre, siya na rin yung magbababa, diba? All in all, hindi talaga ako na-impress sa depensa nito si Senglot eh. Una kasi, hindi talaga athletic. Hindi ka matatakot tirahan to ng harapan eh. Tsaka madalas talaga, nasa loob lang to, tambay lang sa loob eh. So posibleng mahirap ito sa labas no, kapag 3-pointer yung sentro. So yun mga tol no, kung kayo ba'y tatanungin ko ha, ito ha, ano yung pipiliin nyo? One move na master mo talaga versus many moves na hindi mo na master? Kung one move kasi, you can master it, like really master it. Aba English yun ha, lasing na ata ako ha. Yung pwedeng puro ganun lang gagawin mo, pero ang laki naman chance na pumasok, diba? Kumpara sa many moves, it will be harder for the defense to read. Aba English na naman yun ha. Pero syempre, mas mahirap masterin yung mga moves na yun. Bakit mas mahirap? Eh syempre, mas marami ka kasing papractice yun eh. So anong pipiliin nyo dun sa dalawa? Wala yung pinagkaiba sa chess mga tol eh. Meron mga player, ang ginagawang opening, palagi talaga yung ginagawang opening, isa lang yung alam na opening eh. At saka yung pasikot-sikot doon, alam na alam talaga nila eh. At meron namang iba, iba-iba naman yung ginagawang opening. Kaya pag, kunwari, paghahandaan mo yung laban nyo, mas mahirap kasi hindi mo alam yung gagawin niya kagad, diba? Well, itong si Senglot naman, para sa akin, may chance talaga, no? Parang pwede talaga maging si Jokic sa future, eh, no? Parehong mabagal, parehong mahina tumalon, parehong magulong gumalaw, at parehong maganda yung vision. So may chance talaga, eh, no? O yun, panghimagas, maglike, mga hitan ni Senggun.